Dinalan kita, dalan lang sa lako ng insakto. Pero maaras kita pigay kapag maghimos ang salak kaysa sa insakto. Paano kita maka-improve siya sa iba na mag-ubras ang insakto kung kita mismo ba-ubras ang salak? Dano sa ato, nagkahamba na ang mani ang insakto ang dapat ubrahon ta. Pero ang pamako, ginaubra at yung bala ang ginakambal ta. Pasige, nakikita dito mga kansel. Mga kauturan, hindi pwede nga asta lang basta hambal, hindi man pwede kabaraan na lang ang sakto pagsala. Dapat ubrahon ka man, hambagan sa Titus 2:7, and everything set them an example by doing what is good in your teaching, so it will be praised. Every people have powers, and their powers is their words. Did you know that words can change life? Like truthful words. Truthful words can affect others' life. Iban sa ilaga ka-depressed, iban ka-anxiety, just by words. So we need to think twice before we speak. We also need to think positive. Kasi nandun pa naka-struggle sa life mo. Just think positive, kaya hindi maperde sa 99% yung negatibo ang isang positibo ni Arap ha. Ang bagay na isa, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. So don't focus on the things that can make you sad. Focus on the things that can make you happy. Ubrahan ka sa mga bagay na balanta ay siyang ko. Pag-isay, di ka malitiran niya maka-inspar ng tagalik sa iban. Kahit tinanan ka man mag-ubra sa mga bagay na makapalipay, hindi ka sa isip na kapareho, hindi pa din pati man sa ginoo. Pareha sa pag-serve ka sa iya, pag-ubra ka sa mga maayo, be an inspiration to others that believe in you. Teach them to do good things. Teach them to learn how powerful God is. Teach them what is good and what is bad. Inspire others to serve God. Spread the goodness of God. Kag hindi ang chika sa mga nabatean sa kilid-kilid. Inspire others just like your crush inspired you. Maupreta sa mga bagay kung makapasadya sa Ginoo. Kag hindi ang makapasubok sa iya. Ang magandang sa Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kaya sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ang manong isahe ko pag-apasap sa iyo. Ay mahal ng Diyos, di ko mukuwas, huwag ka na malungkot, kaibigan ko, ang mga isda na lumilipad, ay mahal ng Diyos, di ko mukuwas, ang mga huwag ka na malungkot, kaibigan ko, ang mga bata ay natatanda, ay mahal ng Diyos, di kumukupas, ang mga bata.